Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ako, I'm so excited to talk to our guest for this episode. Sobrang curious ako sa pamumuhay niya dito sa Canada. Okay, ang story niya bale, 2011 siya unang dumating dito sa Canada, sa Vancouver. But he and his family eventually moved to a town called Hardisty in the province of Alberta. At dun po sa Hardisty, imagine, ang population lang po dun ay 500 to 600! Napakaliit na town, but he says he's very happy. So, kausapin natin siya tungkol sa kanyang buhay dyan sa Hardisty. Siya po ay si John Cepeda or Jonathan Cepeda. Hi, John! Hi, Ina. Kumusta? Okay naman. Tama ba intro ko sa'yo? 2011 kayo unang dumating dito sa Canada. And you started out in Vancouver. We landed in Vancouver kasi nandun yung family ni Mrs., yung uncle ni Mrs., tsaka yung relations. So, kasi iniisip din namin, mas maganda kung meron kayong peer group ba na mag-i-start. Kasi parang nagbe-venture kami sa kumbaga wala kaming idea kung ano ba talagang salubong sa amin pagdating namin sa Vancouver. We were there as PR, so wala kaming mga trabaho. And at that time, the wife is 5 months pregnant with our third baby. So, oh, wow. Yun. Okay, John, hindi masyado familiar kasi yung mga tao on how the immigration pathway sort of evolved over the years. Noong 2011, how did you arrive as PRs already? Actually, we got our PR 2008. Oh, eight. We started our journey around 2004. We hired an immigration consultant. That time, maluwag pa sa Canada. So, ang nirequire lang sa amin ng immigration consultant, yung mga documentation. We applied for skilled immigrants. This is skilled immigrant. So, after 2 years, nagulat kami. Sabi, for visa processing na kayo. Na-waive na yung interview nyo. So, wala pang interview. Grabe. Yes, walang interview. During that time, napakaluwag. Mm. And then, lalo na pag galing ka ng ibang bansa sa amin, in our case, sa Qatar. Oh, okay. So, yun, we submitted our passport and then we got our stamping. And then we landed in 2008 just to acquire our PR cards. Okay. Kasi and nga, then, they were working in Qatar at that time. Okay. Yes, after, yes. Noong 2008, bumalik pa rin kayo ng Qatar. Ano bumalik nangyari? Pa rin kami. Siyempre, ipon para maka-build ng pang-umpisa sa Canada. Mm-hmm. And then, right. When the time comes na medyo yung time of stay outside Canada ay na-reach na namin, tsaka kami bumalik, which is 2011. Yeah. Oh, medyo matagal din pala yung allowable period for you to out. Time, even matagal, as PR ka na nun. Ganun. Yes. Wow. Actually, hindi lang ako ang gumawa. Marami kaming gumawa. Yung isang kasama ko, nasa Ontario, nandyan. Ganun din ang ginawa niya. I see. Okay, syempre nga. Kailangan naman talaga mag-ipon because you never know how soon or how long you'll be able to find a job. Once you arrived here in Canada. And I think that was exact. Buti, nakapag-prepare ka because I understand in Vancouver, the reason why hindi or nag-decide po sila John na maghanap ng ibang lugar, medyo mahal. Namahalan kayo at nahirapan din po kayo makahanap initially ng trabaho. Tama ba yun? Yes. Sa totoo lang, maanumang aminin. Pero it's a good experience for us. 4 months kung walang trabaho, Ina. Tapos yung misis ko, buntis. So, medyo nagdadalawang isip na nga ako nung sabi ko, babalik na ba ako sa Qatar? Or ano, total, nandun pa rin yung boss ko, kukontakin ko na ba? Kasi, kumbaga parang wala eh. I've sent, siguro, na-experience na rin ng karamihan yung pag nagpapadala ka ng 100 resumes per day, walang sumasagot. Kumbaga, puro auto-reply lang. Nako, wait pala, what the industry ba? Ano ba ang trabaho ninyo? From Qatar, and then are you still in the same field here in Canada? Yes. I was in the oil and gas for 8 years. And then when I came to Canada, I started working. I'm a chemist by profession. Wow! Yeah. And chemist umaasa. Chemist is umaasa. Pero I'm really a chemist. So I worked in a mining lab in Vancouver.
for a few months. Natanggap nila yung credentials ko kasi sa laboratory naman, basta marunong ka mag-analyze tsaka alam mo yung mga equipments, tatanggapin kanila kasi hindi naman regulated yung mga laboratory technician jobs. Okay. Kaya lang, it just so happened na yung sweldo namin, yung sweldo ko doon is parang kapos pa rin sa budget. Tapos pa rin. Ako, lalo na, syempre, iniisip mo, naku, manganganak pa si Missy soon. Yes, oo. Although, libre naman yung panganganak kasi nung nanganak yung Missy ko sa Vancouver, libre lahat, wala kaming binayaran. Yeah, oo, tama naman. Mm. Same for my experience. Okay, so when did you decide or how long into your job dyan sa first job sa Vancouver, in Vancouver, na nag-isip kayo, hindi, this will not be sustainable maybe for the family, na naghanap kayo ng malilipatan? I was looking into the future. Nakita ko yung province of Alberta. Meron siyang, at that time, oil and gas was very stable. Mm-hmm. And yung, gaya nga nang sabi ko, marami kami nagpunta. Yung mga ibang kasama ko nando na, naglipatan na sa oil and gas, tinanggap sila sa oil and gas. So sabi ko, why not I give it a try? And then I sent an application. I meron akong isang website na nakita na merong opening yung company ko ngayon, current company ko na lab technician. So, in-applyan ko siya. And then nag-reply naman. Actually, tumawag yung HR. Meron akong second job, yung tagabuhat sa UPS. Oh, okay. Tapos tinawagan ako, sabi, pwede ka bang ma-interview ng supervisor? Oh, sige, set a date. And then, yun nga, nag-set date. Ang tinanong na sa akin ng supervisor, willing ka bang lumipat sa Alberta? Yeah. Sa Hardisty. Sabi niya, saan yung Hardisty? it's a small town in Alberta. What do you do there? Sabi ko, we do hockey, ice fishing, and hunting. Okay. Yung mga bagay na hindi, wala akong idea. So sabi ko, sige. Are you willing to go for an interview? Actual, sabi niya, we'll pay for your fare. Sabi ko, Okay. So, yun, binayaran nila yung fare ko. Lumipad ako ng morning by the, I think 10 o'clock nasa Edmonton ako. Tapos yung boss ko, yung supervisor ko, parang OFW na kaganoon, John Cepeda doon sa airport. Sabi niya, hey John, come here. We're gonna travel 2.5 hours from Edmonton. Sabi ko, Wow! So, travel kami 2.5 hours. Kwentuhan kami. And then, pagdating doon, tinur niya ako sa facility, sa laboratory. And then, after that, we went for lunch. Tapos na yung interview sa kotse. Tapos na yung interview. Buhay-buhay nga eh. Wala nang trabaho eh. So, pag namin dun sa lunch, actually nakakatawa nga kasi yung experience ko dun sa small town, parang ako pa lang yung unang Pilipino na nakita nila. Oo. Nung pumasok kami dun sa restaurant, puro putay, nakatingin lahat sa akin yung hindi naman masamang tingin, kaya lang parang, iba to ah. Tapos, John, ngayon kasi yung population is 500 to 600, edi way back then, napakakunti pa rin ng tao nun, lalo. Ganun din talaga. Hindi siya dumadami. Kasi in the middle of nowhere din siya eh. Oh, okay. Talaga naman in the middle of nowhere. Pero okay. So obviously, you took the job. So it's been more than a decade. And sabi mo sa atin na lang, kaya i-email lang tayo. That you're happy there and you've grown to love the rural way of living in Canada. So what's a day like in a town with a population of more than 500. Just to give people an idea, John, ha, bago ko pala mag-kwento. Siyempre, nag-research ako, gano'n karami ba sa, for a town ng 500 ang population? Okay. Alam mo, nag-google ako ng population ng isang barangay lang dyan sa Quezon City. Mm-hmm. Barangay Socorro, yun ang pinili ko dahil taga doon po yung asawa ko sa Pilipinas. Sa Barangay Socorro. My God, yung isang barangay na yon 25,000 ang population. Yeah. So, ang kinalalagyan po ni John, again, wala pang 600. Okay. Yeah. So, ano ang meron dyan? And what do you do, you know, on a daily basis? Well, first thing, pag may pasok, so syempre, ang work shift ko is 6 to 6. So, 6 a.m. to 6 p.m.
Oh, 12 hour shift. Okay. Yeah, and then my work cycle is like 5 days on, 4 days off, 5 days on, 5 days off, 4 days on, okay, 5 days off. Okay. So marahaba yung day off. Yeah. Wala akong masyadong nagagawa pag pumapasok ako. Pero pag wala akong pasok, I take the kids to the school bus kasi may school sila. And then I do household chores and maintenance. You have to be careful in living in small towns kasi yung mga basic services sa city, kuminsan wala dito. Tulad ng halimbawa, magkaroon ng problema sa furnace. Eh lalo na dito sa amin, malamig. So, tatawagin mo yung service technician malayo. So, i-charge ka ng malaki yung charge. Kung kaya mong i-fix ng sarili mo yung mga minor na maintenance, gagawin mo yun sa small town ganun. Para magiging jack of all trades ka. Tapos sa sasakyan, hindi pwedeng wala kang alam sa sasakyan kasi hindi mo pwedeng pag nag-stop yung sasakyan mo, hindi mo pwedeng tawagan yung mekaniko, hindi pupunta yung mekaniko. So kailangan ikaw yung magta-troubleshoot. Nako po, yun palang hirap dyan. Yes. Okay. But so I learned. Okay, how about like in cases of emergencies, John? And I mean, baka isipin nila, nako baka po may mangyari sa akin dyan. Walang sasaklolo sa akin. Have you ever had that experience? Kasi sabi mo nga, medyo malayo ang panggagalingan ng mga tao. Kamusta ang public services naman dyan? That's a good thing. Kasi this, sa small town namin, merong hospital. My wife works in the hospital. Okay, your wife is a nurse? Healthcare? She is a health care aide upgrading to a registered nurse. Okay. Yeah. So may hospital naman, malapit. May hospital, okay. So, mga less than 5 minutes lang. So, actually, I brought my kids to the emergency a couple of times. Okay naman. Years ago. Okay naman, oo. May doktor naman kami dito. So, wala namang problema sa healthcare. Ang problema lang, yung mga services. Yung mga tulad, mechanical. Everyday things that you really need. Pero how about security? Security? Merong mga pulis. Maayos. Tsaka, the good thing about living in small towns is less crime. Oo, nga naman. Kasi kilala mo yung kapitbahay mo eh. Actually, dito sa small town, magkakakilala kami. And the way small towns are built in Alberta is all of the, kumbaga yung mga offices are volunteers. Halimbawa, yung fire station, yung mga firefighters volunteer. I was once a volunteer firefighter back then. Kaya lang medyo hindi na kaya ng shift ko. I see. Tapos merong yung mayor ng town kasama ko sa trabaho kasi yung council tsaka yung town mayor is a volunteer din. On a volunteer basis. Wow, talaga? Yeah. Wow. Okay. Tapos meron din kaming library services. Yung library, yung board which ako ngayon ang chairman ng board ng library. Is on volunteer basis din. Sabi yung nagpapatakbo ng library. Oh. So basically, siguro dahil sa liit ng town, kailangan magtulungan kayo to make it run and for everyone to have access to all these things na binabanggit mo. So ano usually, yung mga employed, ano yung mga employees dyan? Anong trabaho? Yung mga hindi volunteer? Dito sa amin sa Hardesty, dalawa lang yung pwede mong pasukan. Well, mostly dalawa lang. It's either or tatlo pala sa healthcare, sa farming or sa oil and gas. Oh, pag ganyan ka rural, syempre mga bagay din na gusto mong bilhin na wala diyan. Yeah. Or mga kainan, yung mga restaurant, syempre mas limited din halimbawa, I'm sure ang selection diyan. How far is it? Pero gusto mo naman ako, let's treat ourselves today. Gaano kalayo ang mga binabiyahe ninyo? For groceries, we would travel siguro mga 30 to 40 minutes closest Walmart. But that's yung straight driving yan. Oo, ang layo na nun. Oo, 30 kilometers yun. 30, 40 kilometers, walang traffic. Yun lang ang kagandahan dito, walang traffic. How about yung mga recreational activities, lalo na para sa mga bata? That's, very important for them. Marami naman silang recreational activities dito. Mostly related to ice, yung games sa hockey, skating. Pag summer, may swimming kasi may malapit na lake. Tapos may swimming pool din naman dito. Yung pangalawang daughter ko, she's taking taekwondo. So, medyo nagta-travel kami ng 30 minutes para mag-study siya.
Oo, sabi ni John, he's grown to love it, di ba? Pero alam mo naman, John, syempre, hindi lahat ng tao, isa ang built, you know, to be. Anong kind of personality, John, would you say ang swak para sa ganyang uri ng community? If you like living close to nature, mm-hmm. I would advise live in small towns. If you're that kind of person na adventurous, yung gusto mo i-try yung mga bago, tapos gusto mong matuto kung paano mag-maintain ang sasakyan ng mga kahit garage door opener, I would advise to live in small towns. And uh-oh. If you want peace and quiet, a good place to raise your kids, I would advise you to live in small towns. Kasi dito, pag may ginagawang kalokohan yung mga anak ng mga kasama ko, makakarating sa mga magulang. Mahirap tumatas dyan ng mga kalokohan. Kasi lahat kami magkakakilala sa community. Hindi ka makakatakas. Kaya yung mga bata dito, ano rin sila, yung medyo alam nila na may naglo-look out sa kanila. I see. Ano usually ang form of entertainment dyan? May mga gimmickan ba dyan? Siyempre, yun yung mga gusto tanungin ng iba. What do you do on nights out? Merong yung local restaurants, may bars. Tapos, pag summer, we have rodeos. Tapos, yung mga small town hockey games. Mm-hmm. Ayun, yung dalawang anak ko engaged ngayon sa hockey. Recreational lang. Pero nag-enjoy sila. I see. But do you ever think about raising your kids eventually in a more urban town? I think parang nasanay na ako dito. Kung minsan na, pag nagpupunta kami ng Edmonton, pag nagda-drive kami, parang gusto ko na umuwi agad eh. Kasi medyo sa akin parang nakakrowded ako. I see. How's the Filipino community there pala? Ngayon, kasi sabi mo, pagdating mo, parang feeling mo, nag-iisa ka pang Pilipino dyan. Kamusta na ngayon? Ang kagandahan ng Filipino community dito, ilan lang kami, siguro mga not more than 20. And mabibilang mo siguro less than 10 families. At syempre, magkakilala na kayong lahat dyan. Sasampu na lang kayong pamilya. Closely knit kami. Oo. I see. There's a impression, I don't know if it's a misconception, na kapag the more rural the area is in Canada, the higher the chances of racism or discrimination. Did you feel that ever? Buti tinanong mo sa akin yan. Actually, I've never experienced yung racism sa dito sa small town. I've experienced racism sa mga big cities. Oh, baliktad ano? Okay. So ang reception sa iyo dyan, baliktad, very welcoming naman yung mga Canadians and yung mga puti dyan, basically. Parang how are they towards the Filipinos there? Oh, they're very good. Kasi ang laging ang feedback sa akin dito ng mga kasama ko sa trabaho, you guys are very good. You're very closely knit. And your family is very closely knit. Yung mga puti. Mataas ang tingin nila sa mga Pilipino sa in terms of yung family relations tsaka sa quality of work. I see. And the cost of living dyan, hindi pala natin ito masyado na pag-usapan kanina. Kasi that's the main reason why you basically moved to a small town. Kamusta ang cost of living dyan? Alam mo naman, cost of living is a big problem now in Canada, tulad na dito sa area ko in Ontario where the Greater Toronto Area is. Houses are so expensive, rent so expensive. Dyan, kamusta? The houses here, yung house ko, nabili ko, less than 200,000. Oh, that was 10 years ago. So, konti na lang yung aking mortgage, matatapos na. So, in terms of houses, it's cheaper. In terms of yung mga bilihin, comparable din sa city. Kaya lang, less kang bibili kasi wala kang bibilhan eh. Makaipon ka talaga dito kasi pupunta ka lang sa grocery pag kailangan mong bumili or kung minsan yung siyempre pag gusto mo namang mag-relax punta ka ng Edmonton pero hindi ka gagastos araw-araw. I guess it's an advantage, parang sa pelitang hindi ka makagastos. Tama ba yun? How about the wages there? Is it competitive kumpara naman compared to other parts of Alberta? Generally, I think mataas ang wage sa buong province. Tama ba? Pag sa oil and gas, I can attest to that. Mataas talaga yung wage.
actually, pag sa small town kayo, gusto nyong lumipat, huwag kayong matatakot. Kung halimbawa, interesado kayo, huwag kayong matatakot mag-inquire sa mga, ano, sa mga small town residents. Kasi, napakababait nila. Tsaka, sa city, hindi common yung pag may makakasalubong ka sa daan, lalo na nagda-drive ka, mm-hmm, kakawayan ka. Dito, every time na may makakasalubong ka, kakawayan ka, kahit sa sasakyan or kahit na naglalakad, babatiin ka. How are you? Ganyan. So, they're very friendly. Siguro mayroong mga ibang lugar na may racism, pero dito sa amin, wala pa akong na-experience na gano'n. Okay, well, tignan nyo. Kasi alam mo naman na parami ng parami yung mga nag-a-apply to move to Canada, even though there are reports of some immigrants also leaving because of the high cost of living. But who knows, you might want to consider itong mga small towns nga tulad ng sinasabi ni John, yeah, dahil meron din namang advantages po sa paninirahan dun. Ano ang plans mo for the future, John? Do you want to retire in the Philippines, or ano nang nakikita mo? Actually, pinag-uusapan namin yan ni Mrs. eh. Ang plan namin ngayon, pero hindi pa to written in stone, we would stay for probably 3 to 6 months in Canada, or 6 months because yun yung kailangan para ma-retain mo yung citizenship mo. And then go back to the Philippines, hopefully in winter, para medyo maiwasan na magiging snowbird ka. Yan ang tawag dyan, di ba? Kapag winter, umaalis dahil sa sobrang lamig. Oy, by the way, sobrang lamig dyan din sa area ni John. Umaabot ng -40 ba? Ano ba? -40, yeah. But, pero, my gosh. Kasi pag bumaba naman ng -10, -15, hindi mo na mararamdaman yung difference eh. Just have to be prepared. Yung halimbawa, kung magdadrive ka, kasi nga dito, usong-uso yung long driving eh. Kailangan mag-stock up ka ng mga emergency equipment sa sasakyan mo. Mga first aid kit, mga blankets, mga batteries, para at least kung ma-ditch ka. Kasi usong-uso dito yung nadi-ditch dahil maraming wildlife dito, sa totoo lang. Have you ever experienced, alam mo yung parang mga animals you wouldn't usually see on a daily basis near every your day home? Ganun ba yun? Talaga, what kinds of animals? Ako nakikita ko lang dito sa may Brampton, mga squirrel lang. Alam mo naman, the usual na the ghost. From the smallest, ganyan, yung mga porcupine to to deer, even cougars and bears. Okay, oh so my gosh. Yeah, mga elk tsaka moose. Ay, yung ang favorite hobby dito ng mga puti is hunting eh. Nakasama na ako ng hunting a couple of times sa mga kasama ko. You see them sometimes within your surroundings lang, immediate surroundings. Pumapasok yung mga usa, kung minsan makikita mo. Kinakain niya kasi yung mga, ano, lalo na pag-frozen, kinakain niya yung mga halaman. So kung minsan pag naghahanap sila ng pagkain, pumupunta sila sa town. Oh, wow! Nako. Mm-hmm. It's both, parang I want to see, at the same time natatakot ako. Kasi I don't know how to, you know, behave around itong mga... Usually, yung mga animals naman na yan, hindi naman sila, ano, sa mga tao. Umiiwas sila sa mga tao pag nakikita nila. Okay, I guess that's it. Ang bilis nga ng oras, actually, mag-half hour na tayo, would you believe it? But thank you so much. Oy, by the way, merong vlog din si John. Diba? If you want to see more of how it really is, yung mga sarili niya pong video, meron po siya sa YouTube, John Cepeda. Tama ba? Yeah. Oh, John Cepeda lang. Okay. But I don't update regularly kasi busy rin sa trabaho at sa responsibilidad. So I try to update yun, lalo na pag ano, yung mga gusto nila malaman kung paano ba mabuhay sa small town. So thanks so much, John, for sharing your story with us. Again, puntahan niyo po ang kanyang YouTube just to see, talaga makita niyo yung itsura ng kanyang surroundings po dyan sa Hardisty. Maraming salamat sa iyo, John. Para sa iba sa inyo na merong mga interesting stories that you might want to share, si like John, mag-email lang po kayo sa inanutshellvlog@gmail.com. Actually, doon ako na connect kay John. So thanks, John, for reaching out. Thank you.
Okay, so that's it for this episode. I'll see you guys in the next one. Bye, guys. Bye.